Hi guys! This is Ivy and welcome to my channel. For today's video, panibagong kaalaman na naman ang ibabahagi ko sa inyo. I'm gonna show you how to enroll your disbursement account online for easier benefit and loan payments. If you are interested na malaman kung paano ito gawin, please keep watching until the end of this video. Kung bago ka pa lang sa channel ko, I invite you to please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Don't forget to hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong video gaya nito. Without any further ado, let's get started. What is Disbursement Account Enrollment Module or DAEM? Ang Disbursement Account Enrollment Module or DAEM ay isang My.SSS feature na nagbibigay daan sa mga employer at members to credit SSS benefits and loan proceeds directly to the enrolled bank account. Ito ay isang feature na magagamit ng bawat miyembro ng SSS mula sa employer hanggang sa mga empleyado at individuals who are either self-employed, voluntary, or even OFWs. Heads up lang guys! Kinakailangan na ngayon ng mga employers and members na magsumite ng katibayan or proof of ownership of enrolled disbursements account bilang karagdagang security measure upang matiyak na ang SSS proceeds ay ibibigay sa mga nararapat na nagbabayad. Ito ay upang protektahan ang mga employer at miyembro mula sa mapanlinlang na enrollment ng bank details and unauthorized filing of benefit or loan applications. Before applying for any benefit or loan ng iyong disbursement account, ay dapat naka-enroll sa iyong My.SSS account. Ide-deposit ng SSS ang mga nalikom na benefit or loan application sa gustong disbursement account ng member. Now, let's do the DAEM enrollment. Pumunta sa SSS website, ilalagay ko sa description box yung link. Always check my description box kasi nandun yung mga links ng iba pang video na related sa SSS. Ang gagawin ko ngayon guys ay individual members guide, pero may mga information din naman akong babanggitin later para sa mga employers. Okay, just enter your credentials login and click back sa I am not a robot and submit. Then, may prompt message na for member survey consent. After reading, mapupunta ka sa homepage. Go to e-services and click DAEM or Disbursement Account Enrollment Module. Basahin ang reminder sa account enrollment. After reading, itick ang box to certify that you have read and understood them. Then, click proceed. Next, dito sa enrollment, may dalawang options. Ito ay ang PesoNet Participating Bank or e-wallet, remittance transfer company, or cash payout outlet. Take note lang guys, itong e-wallet, RTC or CPO ay hindi pwede sa loan disbursement. Ito ay para lamang sa SSS benefits. If ever na kayo ay maglo-loan, ang dapat yung piliin ay PesoNet Participating Bank. Now, pumili ka lang sa nasabing option kung ano ang meron ka. I choose bank and click this. Dito sa drop-down menu, hanapin ang iyong bank provider and encode the disbursement account number. Make sure na ang bank account number ang ilalagay mo at hindi ang ATM card number. At siguraduhin nakapangalan ang bank account sa SSS member na mag-loan or kukuha ng benefits. Upon encoding, dapat ito ay walang spaces or special characters. Hanggat maaari, i-triple check ang information. Next, mag-upload naman tayo ng supporting documents. As you can see here, dapat ang file na i-upload nyo ay naka-JPEG or PDF format at hindi lalagpas ng 1 MB. Ang ginagawa ko kapag nag-upload ako, itong mga supporting documents ko ay nire-rename ko
para sure na less than 50 characters at no special characters ang file name. Now, mag-upload na tayo ng proof of account, which is validated deposit slip ang gamit ko, na makikita ang account name, account number, and bank name. Ito yung list ng participating banks na accredited ni SSS. Next, identification document. For now, I prefer SSS ID. Ito naman ang list ng mga valid ID na ina-accept ni SSS. Lastly, selfie photo na hawak mo ang valid ID pati ang deposit slip or proof of account. I-tick ang checkbox para sa data collection and usage clause. After reading, click enroll. Then, my prompt message confirmation, click OK. Here we go! You have successfully enrolled your bank account details at i-check ang iyong email para sa confirmation notice from SSS. I-click mo lang itong View Disbursement Account para mapunta ka sa Daem page to check status. If you wish to cancel your SSS bank account enrollment, click the Cancel button. Important reminders when enrolling your disbursement account. FYI lang guys, to avoid any payment delays, make sure to provide your valid and active bank account details or mobile number and avoid providing this. Closed, dormant, or frozen accounts. Ito ay mga bank account na hindi active, used for a certain period. These types of account were closed either by the bank or ginawang dormant dahil walang active na transaction. Dollar account. Tandaan na ang disbursement bank ay dapat naka-peso account. Joint and or accounts. Ito ay ang bank na nakapangalan sa iyo and or another person. Time deposit account. Invalid mobile number. Kung nag-e-enroll ka ng e-wallet account gaya ng Paymaya o GCash, tiyaking tama ang mobile number digits. Account name differs from member name. Para maiwasan ang mga problema, siguraduhin pareho ang pangalan ng iyong bank account sa nakaregister sa iyong SSS account. Different disbursing bank. Make sure na ikaw ay nag-enroll sa tamang disbursing bank. Ibig sabihin, kung ang iyong bank account ay nasa China Bank, siguraduhin pipiliin mo ang China Bank kapag nagre-register ka ng disbursing bank account. Prepaid account at account with restriction. Mahalagang i-double check or i-triple check ang information na naka-encode sa system dahil kapag duplicate account or duplicate mobile numbers will be rejected. The processing time will depend on the submission of reports by your banks or electronic wallets para sa Daem. For bank account, para sa mga employer or their authorized personnel, must enroll only 1 peso net participating bank account na maaaring gamitin para sa lahat ng branch and subsidiary nito. Ang nakarehistrong employer business name sa SSS ay dapat pareha sa bank account name na naka-enroll sa Disbursing Account Enrollment Module or DAEM. Para naman sa mga employed at individually paying members, ay maaaring mag-enroll ng hanggang sa 3 active na bank accounts, ngunit pipili lang ng isa kung saan ipapasok ang iyong benefit or loan disbursement. When enrolling your bank accounts, remember na ang i-encode ay bank account number at hindi ang ATM number. Kung hindi sigurado sa iyong account number, please check your correct bank account number with your disbursing bank. Ang bank account number ay dapat nakasulat ng tuloy-tuloy at walang dash in between numbers, spaces, or any non-numeric characters. Kung ikaw ay gagamit ng cash cards, make sure that the issuing bank ay pinapayagan na magamit ang cash card para sa SSS disbursement. Para naman sa mga RTC or CPO, ipapadala ng SSS ang reference number na kailangan para maklaim ang benefit proceeds via text message.
So you need to make sure that the mobile number or SIM card na ibibigay mo is active. Just input your mobile numbers in its 11-digit format. Let's say 0917-123-4567. So wala nang plus 63, dash, or any non-numeric characters. Kung nag-e-enroll ka ng e-wallets tulad ng Paymaya, siguraduhin na upgrade ang iyong account para matanggap mo ito ng full amount of proceeds beyond the usual limit. Ang upgraded account ay may green check beside the owner's profile in the Paymaya app gaya nito. Ang maximum allowable amount for disbursement through RTC or CPO ay 100,000 na may kaukulang bayad sa transaction fees based on prevailing rate. In case of incorrect number encoded in the DAEM or lost mobile phone or lost reference number, para sa recrediting of the benefit amount to the correct or new mobile number, may have to take 30 days proceeding upon receipt of request. So I think that's it for this video. Sana nakatulong sa inyo at thank you so much sa walang sawa niyong pagsubaybay sa mga video ko. Please do not forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. And hit the notification bell para updated ka sa mga video ko. Have a productive week. Thank you and God bless everyone.